guys! Welcome to my channel. So for today's vlog, I will be showing to you guys my day-by-day healing process of my lip blush tattoo. Ito na yung lips ko after a month ng retouch ko. Yan. So yung first lip blush tattoo ko is color pink siya. Light pink lang. So hindi talaga obvious yung lip blush tattoo ko nun. Medyo lang siya. Makita mo sa personal pero sa video or picture hindi masyado. So yung ngayon na retouch ko, sobrang halata niya and sobrang ganda as in. So I recommend na ipa-lip blush natin yung is color red. Kasi nga, di ba, yung first lip blush tattoo ko, color light pink siya. If gusto mo ng natural na look lang, pero para sa akin, natural naman itong ganitong color, di ba? So yung second naman, yung retouch na nga, nagpa-red na ako na sinabi ko ng ingredient look niya. So ingredient look naman, and eto na siya. Ang ganda. Kaya ko kasi yung sobrang obvious ng lips ko kasi nga malaki. Ewan ko, mas gusto kong di masyadong obvious na malaki yung lips ko. Ayokong ine-emphasize na malaki talaga siya. Kaya pinag-gradient look ko lang siya. So yung first healing process ng lip blush tattoo ko, which is yung first time ko magpa-lip blush tattoo, yung day 1 and day 2 is hindi nasama, hindi siya na-record. Di ko alam, na-record ko siya, alam ko. Pero inahanap ko yung video pero hindi ko na mahanap. So baka na-delete siya. So sayang. So day 3 agad siya. Day 3 hanggang day 7. So hindi masyadong obvious yung mga pagpipil niya. Parang nakita lang yung dryness and yung color na agad. So yung second naman, yung day by day healing process ng retouch ko, doon talaga kitang-kita yung pagdepil ng aking lips sa ng first and second day. Nakita ko naman both yung process niya para makita din. So overall, sobrang worth it ng pera mo dito pag nagpa-lip blush tattoo ka kasi may last to ng 2-3 years ba? Sobrang go na. Tinanong ko si Miss Gwen Reyes kung nakakaitim ba tong lip blush tattoo. Sabi niya hindi naman since nag-fade lang naman yung lip blush tattoo mo over time. Hindi naman kasi nasugat-sugat yung lips mo and painless siya as in wala kang mararamdaman. Since may anesthetic cream nila guys, so hindi mo talaga ma-feel yung sakit. So para ma-achieve mo yung color ng lip blush tattoo mo at hindi mabura, sayang naman kasi yung pera mo kung mabura lang yan. Sundan mo yung mga rules at iwasan mo yung mga bawal. So for the first 24 hours ng lip blush tattoo mo, bawal kang makipag-kiss, bawal kang uminom, ganun yun, bawal, kailangan talagang mag-straw. So kailangan mo mag-straw. Bawal malagyan ng toothpaste yung iyong lip blush tattoo. So kailangan mo i-cover ng cling wrap. Sa akin, kinover ko ng cling wrap nung mag-toothbrush na ako, nung patulog na ako. And then, bawal kang kumain ng malansa. So bawal kang kumain ng itlog, fish, basta malansa, alam mo na yun. Hindi lang naman yung binawal sa akin. Tapos, sa akin, hindi ako nag-lipstick kasi daw. May nabasa ako na parang hahalo. Parang yung color ng lip blush tattoo mo. So hindi talaga ako nag-lipstick. Puro lang ako moisturizer ng lips. Yung vitamin D and E ointment bibigay naman sa'yo after ng blush tattoo mo. Naubos naman, pwede ka naman gumamit ng petroleum jelly or basta kahit anong lip balm. Kung naubos na yung vitamin D and E na ointment na binigay nila, ang ginagamit ko na yung Vaseline na lip balm. So, ayun, pakita ko na yung aking day-by-day healing process. Day 3 of my lip blush tattoo. Ayan siya. Nag-peel na siya kagabi, pero ngayon nag-peel pa din siya. Day 4 of my lip blush tattoo. Ayan. Medyo nag-peel na lahat, kaso meron pa din dryness sa my upper lip. Nag-feel ko pa rin yung pagka-dry ng upper lip ko. Pero overall, okay naman. So, ito yung day 5 ng aking lip blush tattoo. So, ayan siya. Nag-light na yung color niya, tsaka parang bumabalik na sa dati yung lips ko. Pero, meron siyang color talaga. Feeling ko hindi masyadong obvious sa camera or sa video. Pero, in person, maganda yung pagkakulay niya. Para siyang natural lang. Meron lang akong lip balm kasi medyo dry pa sa taas. So guys, after a month ng aking lip blush tattoo, eto siya, ayan. Wala akong nilagay na kahit ano dyan, lip gloss or kahit ano ngayon. Ayun, diba? Sobrang perfect. Ang ganda. Sa totoo lang, pwede na siya after a month. Kaso lang, meron daw retouch na free lang. So, diba? Meron pang free retouch para mas tumagal yung color ng lips mo. Ayan. Ang ganda, no? Ganda! Pwede na sa akin po eh. Parang naman yung retouch, diba? Kaya go na. So, by the way, guys, yung eyelash ko, magto 2 months na at nakataas pa din. So, watch my DIY eyelash lift. So, ngayon, magpapatouch naman ako ng aking lip blush tattoo. So, bye! And video ko naman ulit.
So guys, kaka-uwi ko lang from my retouch of lip gloss tattoo. So, pansin nyo naman na sobrang manhid ng aking lips at sobrang kapal. Hindi ko talaga masarad dyan. Hindi ko masarad yung lips ko. Oh. Masaya naman pala pero dalaway ako. Pero mahirap isara. Pero nakagalan. Nalaway ako ngayon pero ganun pa rin naman. Hindi naman siya ganun kasakit. So painless yung pag-a-apply ng lip tattoo blush. So syempre, update ko kayo ng day by day feel files again na naman. So pansin nyo, iba yung color ng aking lips. So yung first lip blush tattoo session ay pink lang siya. So parang natural pink lang. So pinabago ko yung color ng red naman para medyo mas halata kasi medyo hindi na tayong pink, diba? So thank you, Miss Gwen Reyes. So lip blush tattoo, I'm satisfied. Ganda guys. Mga ilang days ka lang naman magsistuffer sa iyong lip blush tattoo. Siguro mga 2 days lang. Pero sa akin, I think 1 week yung paghihirap ko. Paghihirap, basta 1 week yung pag-a-adjust ko sa lips ko. So, ayun, update ko kayo ng day by day ulit. And bye! Hey guys! So, day 1 na ng aking lip blush tattoo healing process. Pero ito ay na-retouch na okay. Ayun siya. Ang ganda, diba? Parang naka-lip tint lang ako. Pero namamaga pa din ang aking upper lip. Second day na ng aking healing process ng lip blush tattoo. So, obvious naman, nag-feel na naman ang aking lips. Ang sa baba, oh, sobrang feel siya. Nilagyan ko lang ng vitamin E na binigay nila. Basta ano siya, moisturizer na may vitamin D or E. Basta may moisturizer na bibigay sa'yo after naman ng lip blush tattoo. So, ayan. So, nung first time kong magpa-lip blush tattoo, mga 1 week before matanggal yung pagpipil niya. Kasi ginaganto ko. Pero bawal pala kasi nai-irritate. Kaya dapat, ayaan lang kung ano yung itsura, ganyan lang. Dapat wag mong hilain yung mga naaalis or nagpipil. Kasi masusugot ka dyan. Third day of my lip blush tattoo na retouch. Ayan siya, babe. So, nagpil na yung sa baba and taas light. Pero sa may taas, meron pa din. So, mas maganda yung color nito kasi sa nauna kong lip blush tattoo. Kasi yung nauna ko is light pink siya, so parang natural lang. Ito, pinili ko red, pero ang ganda niya, kahit third day pa lang. Pero hindi pa ito yung final color daw. Yung final color niya, makikita mo after a month. So, it's my 4th day of healing process ng aking lip blush tattoo. So, pansin nyo, mas makulay yung ngayon kesa sa last time na pag-lip blush tattoo ko kasi light pink lang yun. Ito, red. So, pink yung kinalabasan niya. Ang ganda! Medyo dry pa rin sa may taas, pero sa baba, medyo dry pa din dito sa may part na dito. Dry pa din siya. 7th day of my lip blush tattoo. So, yung 5th and 6th day ko, hindi ko na video kasi same lang sila. So, yung 7th day ko, which is now, sa may taas, medyo dark pa rin siya. Pero sa baba, medyo nag-fade na. Overall, maganda pa rin siya. Mukhang nakalip-pink. So, guys, ayun lang siya. And 1 week lang naman ako nag-suffer. Hindi naman sobrang suffer. As in, 1 week ka lang pag-a-adjust sa lips mo. So, nung first time ko magpa-lip blush tattoo, syempre, nababa talaga yung lips ko. And sobrang namamaga siya. Kailangan mo lang tiisin. Kaya nga, tiis ganda. So, after naman ng retouch, medyo parang nasaya na lips ko. Parang hindi na masyado masakit. Tsaka parang mabilis na siya mag-peel. So, hindi naman kasi ganun katagal yung pag-retouch. Unlike nung first session na mas matagal. Kaya siguro medyo masakit pag tumatagal. So, matagal yung healing process niya. So, ayun, pakita ko lang ulit yung aking final lip blush tattoo. Kasi after a month daw, doon makikita yung color ng lip blush tattoo mo. Kaya hindi ka dapat magmadali. Yun na. Meron naman daw ibang color na pwedeng pagpilian. Alam ko merong orange doon. Parang sa mga morena. Merong red and light pink na. Alam ko may isa pa eh. Basta apat yun. So,
Pili ko nga yung red and yung light pink nung first. Pero I recommend yung red para mas dark siya and mas kitang-kita para maging ganito siya. I woke up like this ang peg mo pag nagpa-lip blush tattoo. At saka gusto ko rin yung lip blush tattoo kasi pag kumakain ka, hindi maaalis yung color ng lips mo. So parang after mo kumain, mayroon pa rin color yung lips mo. So thank you guys for watching and see you on my next vlog! And if may questions kayo regarding sa aking lip blush tattoo, just comment down your question para masagot ko. Nag-reply naman ako. Pwede nababasa ko. Mabasa ko yan syempre, hindi naman madami ko-comment sa akin. Bye! Thank you guys! Bye!